Init na. May mo pa pinapawisan. Alam mo kasi ako nagtatrabaho parang gagawin. Ako na po yung magli-leave, no? Ay, huwag ka magli-leave. Meron tayong spinner. Okay po. Direct na yung magpapatay ng cam mo. Para ako nasa, para ako nakakulong sa barangay. Para yung mga rehas. Kamusta po? Okay lang. O yung mga chismosa ang kapitbahay, huwag sumuot sa buhanga. Rinig na rinig sila. Hindi ka prepared masyado naman. Naka long hair ka pa. Eh kasi, hindi akala ko niya si Manuel. Ano sa bal ko? Paano? Audio Jungle. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masisilang tema, lingkarasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dinig na rinig sila. Ayaw mo na, para live talaga. Masama ka pa din. Kaya nga hindi ako na pumasok sa bimbar doon, maligo daw ako. Hindi ka pwede nilipas ng pre. Ano, kaya ati... Alam mo yan, mga kasimba ko? Alam mo sila, Anel? Yan. Ay, yan na pala. Hello, hello, hello mga ka-churba. Pero online. Ito pa rin. My name is La-churba Angel. My name is La-churba Marian. At nandito pa rin kayo, syempre, sa isang online kulitan. Kasama kami La-churba. Welcome to... The Lecherba Show! Ayan si Marian kasi ngayon ay nasa field. Nasa field si Marian ngayon. Yes, alam niya naman tayo. Ano tayo? Kailangan ganun-ganun. At speaking of nasa field si Marian, may update si Marian regarding sa ating COVID-19. Marian, yes, ang COVID-19 update ngayong araw na to is not masyado mataas po tayo. Pero ang kagandahan, ang good news natin, mababa ngayon ang COVID cases. So, 10,463 ang total cases po natin ngayon. Pero ang nadagdag pong cases natin is mababa po, 120. Thank you, Lord. At ang ating recoveries naman ngayon ay 116 at ang new deaths naman natin ay 11. So, good news po yan. At sana magtuloy-tuloy na po na ang pagbaba ng cases ng COVID-19. Kamusta naman dyan Marian, sa Manila? Okay naman, Marian. Marian, ayon sa iyong datos na ibigay sa atin, ano nga, binay din dahilan, bakit unti-unting bumababa yung bilang ng mga mga positive cases? Siguro isa sa mga dahilan na Churba Angel ay yung paggawa ng mga LGUs na mga talagang naghigpit na sila, nag-total lockdown para talagang hindi na lumabas ang ating mga kababayan. So, kaya siguro nakatulong ng malaki yun, yung pagbaba ng cases ng COVID-19.
At may balita tayo na tila di umano ay ma-extend na naman ang ECQ. Naku, ano kayo mangyayari dyan? Bibigyan natin ng update kung totoo nga bang ma-extend yan sa mga susunod na araw. Yes. Bukas may update tayo kasi may meeting ang lahat ng mayors bukas ng 1 p.m. So makikipag-meeting ang lahat ng mga mayors sa NCR and then after noon i-recommend na sa IATF kung ano ba ang magiging mangyayari. Pero base sa ating nakalap na report, talagang mag-extend daw talaga at gusto ng mga mayors na mag-extend sapagkat talagang medyo hindi pa daw tayo safe sa mga oras na ito. At speaking of mayor, dapat kasi talaga guest din natin tonight ang mayor ng Pola Oriental Mindoro, walang iba kundi si Mayor Jennifer Ina Alegre. Cruz. Alam niyo siyempre si Mayor maraming ginagawa pa sa ngayon dahil talagang tutok na tutok siya dahil ang kinaganda doon sa kanyang nasasakupan ay zero COVID-19 case. Yes. Pero siyempre, abangan niyan sa mga susunod na araw dahil magiging bisita natin dito sa De La Trima Show si Mayora. Ako, abangan nyo yan. Balita na si Mayor ay beauty queen daw pala. Oo. At speaking of beauty queen, ako, ang guest natin ngayon, isa rin kumuha contest at talaga namang nag-title pa. Lumaban ito at pumwesto dun sa pageant pa kanya sinalihan doon sa Vietnam ginanap. Ay, wow. Bongga naman pala to. So international pala ang ating bisita ngayong araw na to. International at very controversial. Ay, wow. Gusto ko yan. Pag-uusapan natin yan. Ay, for sure, marami na nakakakilala sa kanya. Pero doon sa mga naiintriga kung sino nga ba sa kanya, panoorin po natin kung sino ang ating bisita para ngayong gabi. Let's go! Ay, may paroya. Ayan! And yes, we're back! At yung ating bisita, let us all welcome sa De La Trima Show, walang iba, ang Mr. Culture World Ambassador 2019, Mr. Dre Arias! Yes! Welcome to the La Churba Show, Dre! Salamat po sa pag-welcome sa lahat po ng viewers ng ating the La Churba, mga ka-churba! Yes! Magandang po sa lahat! Handa ka na ba ma-churba? Si Dre Arias, kung hindi niyo po nakikilala. Nako! Handa na nga po talaga! Magpapa-churba ba sila, no? Si Dre... Ayan, at yan sa mga... Thank you for having me po. Yes, welcome. Si Dre Arias po ay nag-compete sa ibang bansa. Kwentuhan mo nga kami dyan, Dre. Well, it happened po early first quarter, I guess, ng 2019 po. Lumaban ako sa Vietnam sa pageant, international pageant na Mr. Culture World. 2019, pinalad po tayong mako yung second title doon, which is yung Mr. Culture World Ambassador 2019. Bago yun mangyari, nanalo muna ako dito sa Philippines ng national title. Kaya napadala tayo doon. Galing naman. You deserve. Ibig sabihin, sumalang muna siya dito sa Pilipinas na siya yung title. Na yun naman ang pinanlaban natin siya sa ibang bansa. Pero Dre, bago ka nasabak sa international pageant, dito ba sa local, nahihilig ka ba talaga sa pagpapageant? Or bigla na lang ganun?
Actually, hindi, mahihain po kasi talaga ako. Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng chance to compete. Kahit nga lang sa provincial, hindi ko po naisip na makapag-compete ako. Pero na-discover po ako ng handler ko, ng makeup artist ko, nung nasa Bulacan State University po ako. Ipinanlaban po kasi ako ng college ko sa isang, sa university-wide na pageant kung saan po ako nanalo. Kaya after ko po manalo doon, inofera na po ako na, oh, bago gusto mong mag-barangay pageant. Tapos after ko po mag-barangay pageant, nung nakapag-collected na po kami ng mga titles, nilaban na po ako sa provincial. After ko po manalo sa provincial, saka pa lang po ako nilaban sa national. Bali, hindi po siya naging, ano, naging, parang hindi ko siya nakuha in a snap. Parang pinagtrabahuan ko po talaga. Pero ano ang nag-hudget sa'yo? Parang bigla ka muna lang talaga na-push itong pagpa-pageant. Kapag kasi nanalo ka, iba yung feeling eh. Iba yung fulfillment. Kaya nung binigyan ko siya ng chance, kasi po, theater actor talaga ako. Hindi, ay, wow. Sanay ako sa stage, pero hindi po ako sanay sa ano yun, yung pinapatunayan yung kagwapuhan. Pero diba, Dre, pag sinabi nating pageant, syempre dapat ang labanan din niya bukod sa looks, eh yung katawan, diba? Pero before ba talaga ba nga yung katawan mo is ready na ba talaga sa pagpa-pageant? Ako po siguro yung nagbe-break ng norms na kailangan kapag ka pageant king ka, sobrang ganda ng katawan mo. Kasi naalala ko po noon, sobrang parang butiki po ako nung nagsisimula pa lang ako. Ang pinanglalaban ko lang po talaga yung mukha natin, saka yung knowledge natin. Siyempre may mga question and answer po tayo. Po tayo bumabawi. Okay. Diba, at least ibig sabihin, napatunayan niya, hindi porket pageant kailangan, talagang mas kunado ka, diba? Uh-oh. As long as naging confident ka naman sa sarili mo at pinakita mo kung sino ka talaga, diba? Mag-i-stand out ka din. Yes. Nasa ilan ba kayo ng laban noon? Saan po? Sa international po ba? Sa international. I think, nasa yung kabuuan po 30 po kami kasi tama kaming mga girls na ni eh. Bali. Okay. So, diba, iba't ibang bansa ang kinalaban ni Dre, diba? Dalan-dala niya ang watawat ng Pilipinas sa Vietnam. Congratulations, Bong. Oo, congrats. Dre, yung pageant ba na yun? More on a ramp ba siya or may mga talent portion or paano ba? May talent. Actually, kompleto po siya. Pinakita po yung kultura na pinakita ko po yung kultura natin doon sa pamamagitan po ng talent sa talent competition ko po. Doon po pinakita yung kultura natin. Tapos ramp and question and answer. Dalawang level po yung question and answer nila. Galing naman. Nako, Dre, ang dami nagsasabi na shout out din sila. Review muna tayo, Dre. Ikaw ang magpasa sa chat box. Sabihin natin yan. Shout out po sa lahat ng mga... Baka po nag-feedback tayo. Check ko lang po yung mga comment. Okay, sige. Off mo lang yung shout out. Cellphone. Okay. Shout out ko po ni Miss Java Gariego Bito. Kamusta po? Pero nandun siya kanina dun sa matanda na pinapang. Ayan si Java Gariego Bandiato. Yung nagpapa-shout out kay Dre. Isang ko lang yung pabak, di ba? Pababa ka ng Unicor. Isa magaling kumanta talaga si Dre. Wow. Songbird game. Ay nako, baka mag-sample siya. Oo, si Java, mali mo mag-online siya. At syempre, naka-online din ngayon sa atin, nakikisama ang sa member din ng Queer Bar, walang iba kundi si Laturba Rachel, nandyan siya. Ay, balita ko, papasok na rin si Laturba Rachel in the next episode. Yes, also nanonood din sa atin si Katie Okado Punsalan, si Marvin Acosta, Abigail Ramos, Marvin Mandilag, ayan. And syempre, ang isa rin sa mag-guest soon ang may-ari ng may business to ngayon, si JM Magalon, na abangan din nila. Ayo, ang top si ni JM.
Oo, ang top silog. Magpapakain si JM Magalona. Yes. O, sa mga viewers natin yan, pwede kayo magtanong kay Dre. Ano bang gusto niyong sabihin? So, go. Ayan. Sa lahat ng gusto magtanong kay Dre, na-comment nyo lang sa comment section ng video na ito kung magtanong. And once again, sa mga bagong dating Dre, baka may gusto silang malaman sa'yo. Anong mga social media accounts mo? Ah, okay. Inaanyayahan ko po kayong lahat na i-follow yung Facebook page ko na Dre's World ang pangalan po niyan. Meron din po tayong YouTube channel. Dalawa po yung YouTube channel ko, Dre's World ang pangalan ng isa. At yung isa naman ay nagpo-focus lang sa isang content which is All About Love. All About Love po ang pangalan ng YouTube channel natin na yan. Kung saan nagbibigay ako ng mga advice, mga tips tungkol sa love. And what else? Instagram, Dre Arias, TikTok. Maraming salamat sa lahat ng mga followers sa TikTok. We reach 60,000 followers already. Wow. Salamat po sa lahat ng mga follow. Alam mo, alam mo, Dre, mukhang kailangan ka nila Churba Angel in terms of love advice. Oo, kasi... Hindi nga po, paano po ba yan? Sample-an nga po natin yan. 11 years na kasi akong single, Dre. Ang 11 last, years! Oo, ang last relationship ko was 2009. So, nalulungkot din ako. Ano mong mapapayo mo sa akin? Well, siyempre kailangan natin maghintay, La Churba. Ano, nothing worth it comes easy, di ba? Bakit pa ako mag-aantay kung isip ka naman? Yeah. Dre, sa akin naman, ano, may mga experience ka na ba ng question regarding sa mga LDR? Kasi ako, LDR kasi ako. So, ano may i-advise mo sa mga long-distance relationship? Sa mga long, mga nagtatry po ng long-distance relationship, depende po kayo, depende po kasi yan sa love language. Like, may mga tao po kasi na hindi talaga kaya ng LDR kasi ang love language nila ay kailangan may physical touch. Pero kayo po, if nagtatry po kayo ng LDR, I think napakahalagang bagay po ng trust. Kasi, if nakikiwala sa partner niyo, siguro, anxious lang kayo at maging trust. Dre, kasi yeah, meron... Dre, kumapit ka, Dre. Oo, eto na. Kumapit ka. Kumapit ka. Humawa ka na ba? Ano po yan? Humawa ka dyan. Sige, humawa ka. Ano po yan? Dahil, nakakapit ako. Para naman mas mapalawak pa natin yung mga taong humihingi ng tanong about love, sabi ng director natin sa R Multimedia Productions, kung pwede ka daw bang mag-weekly host na ng ating All About Love every 7 p.m. Wow. Solo mo. Yes. Weekly host po? Solo mo lang. Kung okay lang sa'yo. Sige, pwede po. Every pwede weekends po. Ka lang. Every weekend. Pwede. Ayan. Para at least, kumbaga, yung ano mo, yung ginagawa mo ngayon is bukod nga sa pag-YouTube, pag sa mga Facebook or Instagram, at least ngayon, may online show ka na, di ba? Apo. Actually, pero huwag ka mag-alala, kasi kukuha na rin tayo ng guest, hindi mo na po problemahin yun. Mag-host ka na lang, mag-advise ka na lang, so wala ka nang po problemahin. Okay po, sige po. Pag-usapan natin kung paano natin gagawin yung online show mo na ano. O, di ba? Naku, buti na lang. Bago magkaroon ng sarili show si Dre, nakapag-guest ka muna sa amin. Okay, wow, thank you. Ayan, so at least meron ng time slot si Dre dito sa R Multimedia. Naku, ha? Abangan niyo yan, mga capture bakit. So makakasama niyo every weekends si Dre Arias para sa All About Love. Mag-isip ka na ng title mo, Dre. Pwede niya nang panindigan yung All About Love. Oo nga, pwede. By Dre Arias. Because we are all about love. Yes. Nanonood sa atin ngayon, Jason Delgado is watching. Hi. Oo nga po. Baka po may mga nagpapa-shoutout po sa akin. Hindi ko ma-access yung mga comment. Pasensya na po. Pareho tayo. O, sa lahat ng gusto magpa-shoutout kay Dre, huwag niyo po siya i-PM. Pinagamit niyo po niya ngayon for Zoom and message. Mag-message po kayo sa comment section ng video na ito. Si Angel na bahala dyan. Okay, Dre, ito. May mga nagtatanong, Dre. Si Dre ba ay single daw ba or taken?
single na single kahit hindi ko gusto. One point. Single po tayo. Ang daming kinilig. Asang-asa. Ayan, gaano na ba katagal single si Dre? It's been a while po. Ano lang po, siguro over a month. Paano, kung okay lang matanong, paano nag-end yung last relationship mo? Niloko ba o niloko pa? Medyo wala. Ay, wala pong panluloko na, ano po yan, angel po yung ano ko, angel po yung last relationship ko. Hala! Angel po yun. Hindi lang po nag-work kasi, alam nyo na, we cannot control things. Pero alam mo, Dre, ang hirap din no, na nag-a-advise ka ng love pero ikaw sa sarili mo, parang nag-failed ka. I don't really consider it as a failure po. Kasi, you know, if a door closes po, another one opens, it will constantly lead you to your destination. Wow, kasi na na-answer na to. Parang, eh, kasi ano, base naman kay Dre, hindi naman pangit yung paghihiwalay. Both parties na pagkasunduan naman. Kaya naman siguro. Kumbaga for good naman. For good. Oh, for good. Okay. Pabor na rin yun. At least mas may chance ako kay Dre. Pinasok ko na naman. Nice. Mamatay sa Dre. Hindi ko na natin kasi. Ay, nanana din si Dre. Makulang. Ay, Dre. Harvey din ko sila. Kung sa naman. Hello, oh, eto na Dre, may mga nag-tweet kasi syempre dahil single ka, ang daming mga syempre kinilig no, ang daming nagbabaka sakali. Ano raw ba ang mga qualities na mga gusto ni Dre sa isang babae? Parang sa babae wala po. Wala niyo na po kung bakit. Oo nga. Oh my god. At alam mo ba, speaking of kasyang interes sa babae, may revelation yan si Dre sa atin. Oh my god, ano yun? Hindi ko alam yan. Kumapit kayo. Dre, may gusto ka daw i-share sa amin? Ba't tumutunod kay Direk? Direk, pakita mo. Oo, Dre, ano raw ang gusto mong i-share? Ano po yan? Medyo nag-lag po kayo. Oo nga. Ayan. So, yan, Dre, marami kasing nagtatanong. Kasi nga, sila ang pagkakasagot mo sa kung ano ang gusto mo sa girl ay wala. Ibig sabihin, may nilalaman yan. So, meron ka daw bang gustong sabihin or dapat malaman ng ating mga audience? Gusto namin sa'yo na manggaling yan. It's just that I'm not interested in girls. Hindi tayo interesado sa mga babae. Oh my god, really? Interesado sa mga babae, ibig sabihin. Pero bago mong sagutin ng lahat ng yan, magbabalik muna tayo sa The Last Chirpa Show, commercial break muna. Bakit kaya? Motor. Water park. Water break. Masaisip lang tindahan ng pagkain at sa kanto. Tingisdaan. Water break.
Okay, we're back! Again, kasama niyo pa rin kami. My name is Laturba Angel. At ako pa rin po si Laturba Marian. At nakatutok pa rin kayo at si Laturba. At ako po, si Dre Arias. Yes, kasama pa rin natin si Dre Arias na kung saan magkakaroon na ng time slot every week. Abangan nyo yan. Ako, usapang love. Yes. Sana ano, nga po, ano nga ba yung magiging tema ng show mo, Dre? Kung magkakaroon po ako talaga ng show, hopefully, ay ang pinaka-concept po natin ay kahit ano pong mga pwede kong i-advise sa kanila when it comes to love. Yes. It's a yes so, na daw, sabi nito. So confirm. Wow. Ako, natin yan ha. Nako, lahat lang may mga kung masayang love story man yan, pangit, may question kayo kung bakit hindi kayo lahat yan. Ako, kung gusto sila i-share. Tsaka pwede ka na nilang ano, parang sulatan ng mga problema nila, yung gano'n. Opo, parang maganda nga po yung, ano, yung title na Ask Dre. Oo, Ask Dre. Parang gano'n. Oo, Ask Dre. Hashtag Ask Dre. Dre, yes. Dre, tapos segment host daw ang Laturba. Yes, shout out mo daw, Dre, si Mama Inoy. Nanonood siya, ang gwapo mo daw. Mama Inoy po. Hello po kay Mama Inoy. Salamat po and hope to see you. Keep safe. Oh, nako ha, Dre, kumapit ka. Kasi si Mama Inoy, isa yan sa may posisyon sa isa sa mga top leading salon ngayon. Mama Inoy, baka naman daw si Dre ay ma-sponsoran sa mga hair. Oo nga naman po. Oo, oh, why not? Sabi mo, Mama Inoy, baka naman. Ah, okay, sa akin. Oh, hello po, Mama Inoy. Baka naman daw, no? Kasi, di ba, mag-start ako ng online show, di ba? Oo. Alam mo, ano, Dre, yung mga bisita namin dito, inuulan talaga ng blessing sa mga sponsors. Kagabi, yung guest namin kagabi, si Carlene Peel. May sasagot na lang skin niya sa mobile legend. Nice. Oh, may eyewear na rin. May pa-eyewear na rin siya. Eyewear na rin siya. Antayin lang natin mamaya baka itong manood sa atin yung President CEO ng Peculiar Eyewear. Magkaroon pa rin ng eyewear sponsor. Thank you, boss. Salamat. Yes. O, mamaya, na, sabi ni Dre, baka naman daw. Kasi syempre, dapat lagi siyang poging-pogi sa kanyang online show. So, baka naman sa kanyang hairstyle. Okay, basa tayo ng mga comments. Ang may-ari, ang President CEO, ang talaga ng mga Lord of Sen ay nanonood ngayon, Mr. Joel Cruz. Hi, Sir Joel Cruz, apasyonado. Thank you for watching. Hello po, Sir Joel. Kamusta po? Happy 20th anniversary sa apasyonado talaga ng kusog ako. Ang apasyonado at talaga naman, ang apasyonado, hindi lang basta nagbigay ng magagandang scent sa ating sa Pilipinas, kundi nagbigay ng mga trabaho sa mga Pilipinas. Yes. Na ngayon po si Sir Joel Cruz ay nasa Baguio City, sa kanyang mansyon. Napakagandang mansyon. Balita ko nga po, parang free na po sila sa COVID, ang Baguio. Yes. Speaking of COVID, Dre, ikaw ba ngayong ECQ, ano yung pinagkakaabalahan mo sa bahay? Since wala po akong taping, wala po akong mga shoot. Actually, thankful po ako kasi kakatapos lang po nung indie film ko with JM Martinez. Lalabas po siya next year. Bago po magkaroon ng ECQ. Natapos po na. Manonood kami niyan, ha? Po. Pwedeng invite ko po kayo sa, ano, sa premiere. Sige, sige, sige. May ayun. Pinakita ka ba ito, Andre? Kailangan nyo manood. Para ano, malaman nyo. Pero, ayun. Kailangan abangan nyo kung ano yung pinakita ni Drake. Oo. Don Filippo po ang title. Filippo. Nako, mga ano ka, Laturbahan. Nako, baka magpasilip sa atin si Dre ngayon. Ayoko umasa, pero Dre, baka nyo. Hindi, ngayon kasi, ano ba, nag-workout ka pa rin ba? Ngayon, yes,
dahil hindi tayo makapunta sa gym, diet and workout, home workout lang tayo ngayon. Mga routine mo sa pag-gym, Dre? Sa ngayon kasi ang ginagawa natin, maintain na lang natin yung ano flatness nung chan natin. Diet lang po. Tapos so yung so when you say maintain, ibig sabihin full pack na talaga yung abs mo. Hindi, flat lang po. Wala po tayong abs. Pero syempre abangan nila yan soon kasi nagpo-focus naman ngayon si Dre dyan eh para next time eh malay mo magpakita ng abs si Dre sa All About Love kaya abangan niyo yan. Wow. Yan, abangan niyo po yan mga katsurba. Yes. As Dre. Oh, ito na nga, mabalik tayo dun sa mga ano. May nag-tweet. Ano sabi? Dre, isang diretsyang tanong. Are you a straight guy? Ano po? Nag-log po kayo? Ayan. Sabi sa tweet, Dre, diretsyang sumagot. Para sa diretsyang tanong. Are you straight guy? Hindi po. Diretsyon-diretsyon, no? Hindi po. Oh, really? Nalungkot yung mga babae. Pero natuwa ang mga sangkabaklaan. Huwag po kayong malungkot. Paliwanag mo. Huwag po kayong malungkot. Pwede tayo maging magkaibigan. Paano ba ang mangyayari? Nung bata ka pa, may napansin ka na ba na something sa'yo? Actually, totoo. Oh, ang cute naman. Alam mo na, it's not a problem sa akin at hindi din naman problem sa kahit sinong mga nasa paligid ko. Pero recently, I found my purpose kaya nag-voice out ako, nag-out ako sa public kasi I wanna be a voice sa mga taong natatakot. Okay. Kasi ang dami natin suicide rate. Sobrang taas. Lalo ng mga kabataan na hindi nakapag-open. Pero Dre, anong naging basehan mo? Bakit biglang lumakas yung loob mo para i-broadcast, i-voice out, yung ganyan? Yun to. Nagkaroon po ako ng karelasyon. Pero hindi kasi sa legal sa family niya. So we have to go our separate way. So ang nasa isip ko, if hindi ko masasalba yung famine, sana may masalba akong mga relasyon out there na ang struggle ay ganun din. Wala ko ginawa. So ito bang yung usapan natin kanina na recent mong relationship, lalaki din siya. Apo. Ah, I love it. Totoo ako sa Dre. Straight ba siya or bi or gay? Bi. Showbiz ba siya? Showbiz or non-showbiz? Showbiz. May mga dinate po tayo sa showbiz, no? Pero quiet lang po tayo. Talaga! I love it. Initial? Pwede bang initial? Initial? Grabe naman yun. Huwag naman initial. Pwede mo i-type? I-type mo na lang dali. Ay, grabe siya. Type mo, dali. Oo nga. Bulong mo na lang po sa inyo. Oh, sige. Exciting. Dito, i-type mo dito. Type mo dito. Initial lang. Hindi. Paano po i-type? Yun sa main chat. Sa taas. Oh, tayo lang na makakabas. Ano po ba? Actually, pangalanan mo na siya. Hindi namin sasabihin. Oo naman. Hindi, siyempre. Ano na lang po. Bubalong. Type mo na lang dito. Message ko na lang po sa inyo. Baka makasigra po tayo. Tayo lang tatlo nakakakita. Game, dali. Hindi. Magsigawan po ni Dre. Magaling na artista po yun. Kapamilya o kapuso? Dating pamilya. Ah, talaga. Ito na, sana siya. Kapuso na siya. Kapu. Ngayon, hindi ko alam eh. Ah, okay. Wala akong balita. May teleserye ba siya? Wala po. Ngayon. Asa naglaylo na siya?
Nasa ASAP 20, nasa ASAP natin to ba siya? Kaya nga sabi ko nga, madali maglaro tayo. Nasa wala, ASAP natin to ba siya? Wala. Kumakanta. Wag na po, bitawan niyo na po yan. Kumakanta, kumakanta. Oh my God. Letter E ba yan? May letter E ba yun? Anong E yan? May letter E? Pinagpapawisan ako dito sa... Oo nga, ramdam ko. May letter R? Wala, wala, wala. Meron basta Dre, basta Dre, bulong mo sa akin yan na. Eugene Domingo? Oh, ayan ha, sa mga girls dyan. Sad to say, best friends na lang kayo ni, ano, ni Dre. So, sa ngayon ay hindi pa siya ganun ka-interested sa inyo. Pero pwede mo kayo maging close friends. Pero alam mo, Dre, ito ah, totoo to. Ano, natutuwa ako sa'yo kasi, ano, parang, hindi ko ma-explain kung anong paano ipaliwanag. Pero, kasi mahal mo na si Dre. Hindi, kasi parang ang bait ng ang amo ng mukha ni Dre, parang alam mo yun na ewan ko basta positive naman, iba yung aura mo, iba yung ano mo na, yun nga, nag-voice out ka pa, nakadagdag ng points, although hindi ganoon kadali yun, 'di ba? Pero ginawa mo siya. Kumbaga, para sa akin, wow, as in thank it you. It takes courage in short. Oo. Salamat po. Mm-hmm. God bless talaga sa iyo. Thank you po. Okay. Thank you so much Doris Bigornia. Sa... Doris Bigornia. Eh kasi nasa field siya. Kumusta naman ang latest update diyan po no? Nasa field siya. Live na live pati yung background. Tulog na yung mga tao ngayon. So tahimik na. At eto na kumapit ka, Marian. Oh, ano? Dahil alam mo ba si Dre ay kumakanta yan? Ay, talaga. Ay. Napaka-talented naman. Pero siyempre hindi ako naniniwala, no? Ay. Sample naman. Hindi tayo naniniwala. Ang gato lang sabi. Dre, okay lang ba daw? Sample tayo dyan. Opo, pwedeng pali po. Yay! Thank you. Oh, sige, ready na ba yung music mo dyan? Sige, i-ready na po natin. Kukunin lang po natin sa YouTube yung ano pero, yung music natin. Pero bago ka kumanta, Dre, magbabalik muna ang The Lecture Ba Show! Yeah. Show! Nabahan naman ako dyan. Mag-ready ka na. Audio Jungle. We'll be right back.
approached another girl for me, no once, and I mean, women nowadays should go after their dreams and their goals. I've been with Aficionado for 10 years na, and I'm very happy to work with the people behind the product and of course Mr. Joel Cruz. Like, enriched by Aficionado, it gives you a different kind of feeling, somewhere close to nature. You can use it kahit saan, kung ano man yung ginagawa mo, parang perfect talaga siyang gamitin. I always go for comfort. Importante kasi na komportable ka sa, for example, sa damit mo, sa shoes mo. It's always how you carry yourself. And it's the same thing then with the scent. Gusto mo yung scent na suot mo? You feel like confident ka maglakad-lakad kung saan dyan. Yung pinaka nagustuhan ko sa by Aficionado, hindi siya nakakasawa. As in, perfect siya for everyday use. It's for them to try talaga. Pero sure ako na magugustuhan nila to at hindi sila magsisisi. Plus, it's very affordable. Yes! Yes, we're back! Ayan, di ba? Kasi sabi nga lang ni Erich Gonzalez na very affordable. Ah, Aficionado. Oo, talaga namang damang-dama sa 20 years. At mga bagong kararating lang, mga katurbahan pa rin natin dyan. Papakilala po muna kami ulit. My name is Angel. My name is Marian. At kasama pa rin natin ang ating special guest ngayon, ang Mr. Culture World Ambassador 2019. Walang iba kundi si Mr. Dre Arias. Yes. Hello po sa mga bagong dating sa ating. Welcome po sa The Culture Show. O oh, ayan, Dre, ang yes. Dami na bitin sa iyong pasample naman daw dyan. So are you ready na ba? Opo, sige po. Pero pagpasensyahan nyo na pag wala tayo yung practice. Go yan. Kahit ano pa yan. So, Marian? Para sa inyo pong lahat. Okay, eto na mga Culture Vibe. Please welcome, Dre Arias. Para sa inyo po. Ibon kong lumipad, sumabay kong hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalo ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami ng ginagawa, kung kaagaw po ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakaling mapakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ula, sumilip sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang darna. Kailangan po bang tapusin? Ang galing na, ang galing naman. Alam mo, Dre, yung kinanta mo, parang napaka-meaningful para sa iyo. Opo. No? Ngayon ko na-appreciate nung Darna sa iko yung kumanta. Wow. Oo, promise. Oo, kasi parang bawat words na sinasabi mo nararamdaman ko. Totoo ba, Maria? Oo, kasi dinededma ko lang dati yan, kinakanta-kanta ko wala lang. Pero nung kinanta ni Dre, every words, nararamdaman ko may meaning. Thank you. Sana pala na-enjoy niya. Oo, na-enjoy ko siya. Ayan, shout out tayo na nag-chatting ngayon si Dan Poto. Hello. Sabi niya, hello mga ate. Sabi ko, hi din sa'yo. Evan Alcantara is watching. Isa sa mga solid nating taga-panood dyan. Taga-support. Suke. Patricia Carlo. O Patricia Carlo is watching. At syempre, ang sexy tari na Balagi San Fabio Zone 81, Mr. Rogelio Tanya is watching. Hello. Hey.
Sa lahat pa rin po na gustong magtanong kay Dre Arias, pwede po kayo mag-comment sa comment section ng video na ito para naman na may interaction tayo. At abangan nyo rin, vlog ka, pwede ka naman mag-vlog, ano, Dre, ng iyong All About. No? Pwede. Simulan po natin ang pagpa-vlog ko sa mga social media accounts ko. Again, may YouTube channel po ako, dalawa yan. What? Go ahead. Ayun po, Dre's World and All About Love. And meron po tayong padating na indie film next year. Ang unang indie film ko po na pinagbidahan entitled Don Filippo, pangalan po yan. And of course, may una din po akong pinagbidahan na short film na Malaya next year po. Titled After the Sunsets. Ang director po ay next year. Abangan po natin yan. Na ano po kasi, na-move po yung Cinemalaya natin this year. Don't worry, Dre. Supportahan ka namin ang buong ano team, Alpha. Pero kasi kaming team nila, Churba Angel, eh, na puro same. Nod tayong lahat doon. And of course, my first, baka makalimutan ko pa to, pinalad po ako makuha yung lead role sa Forever With You, the series. Ito po ay ang isa sa mga ilalabas na boys love series ng Pilipinas. Wow! Herrera and sila Romel. Yung mga pagkuhan din po nga. Ang saya naman, Dre. Alam mo, sobrang blessed ka talaga, no? You deserve. Salamat. Huwag ka magbabago, ha? Opo, pagtatrabahuan pa po natin. Oo, sana ma-meet ka rin namin, no? Opo, soon. All About Love daw ni Dre, every weekend. Yeah. Every weekend, same po. Grabe naman yung blessing na yon. Nag-guest lang ako, nagkaroon ako ng online show. Diba? So, bless. Ano, dapat nakainom to si Dre habang nagla-live para marami siyang maipayo in terms of love. Siyempre, gagamitan din natin ng yan ng hashtag Ask Dre. Diba? Kailangan daw nakainom ka, Dre. Wow. Kasi pag nakainom, maraming sinasabi. Maraming ano, mapapayo. Oo nga po. Dre, anong, mahilig ka ba magluto? Mahilig ka ba magluto? Or... Ang, ayun lang po yung sigurong hindi kaakit-akit. Na ma-trade ko. Wala po akong alam na gawaing bahay. Ganun talaga? Sino kasama mo sa bahay niyo? My mom and dad po. Nandiyan ba siya? Ay, Dre, may tanong ako pala. Lahi ka ba ng ano foreign po? Blood? Ang lolo ko po ay Espanyol. Kasi may lahi rin kami ni Angel. Ako, anong lahi? Lahi half. Lahi, aspin. Saka... Astong Pinoy. Ako half Filipino. Ano? Half Filipino, half Filipina. Ay, taray. In short. Ayan, may nagpapalo up question na Erica Lopez. Sabi niya, kumakanta ba siya? Oo, Erica, sayang. Hindi mo naabutan yung pagkanta ni Dre. Pero you can watch this naman, replay, para naman mas makilala mo ng lubusan si Dre. And also, follow mo siya sa kanyang mga social media. Dre, ano raw sports mo? Salamat po. Ang sports ko po ay coach po kasi yung papa ko ng basketball. So, marunong ako mag-basketball. Ay, parang sarap panoorin ni Dre mag-basketball. Yung doon na sa pawis ka na, yung pawis na part na. Pawis na. Garo po tayong tatlo. Suntu ka na lang. Yung pawis na. At abangan din nila ang ating episode ng lahat ng episode ng ating The Literature Show ay nagkakaroon ito ng replay sa YouTube channel ng R Multimedia Production. Ang kanilang ang channel ng R Multimedia ay R Multimedia PH. Okay, Angel, anong masinasabi ng ating mga kalutserbahan dyan?
Ayan, okay na sila. Na-satisfy na sila sa mga pagpapakilig ni Dre. So, direct extra na tayo. Okay, once again, invite mo na sila, Dre. Maraming salamat po sa panonood nitong lato ngayong gabi. And of course, thank you po sa director ng ARM Multimedia. At ako'y magkakaroon daw ng show. Sana po ay makapanood kayo every weekend. Dre, last na. Message mo sa mga, you know, LGBTQ. Message ko sa lahat ng ano ng sa LGBTQ plus community, you can always find peace when you are your true self. So, kahit anong sabi ng ibang tao, just be yourself. And kapag wala kang inaapakan tao, it's all good. Keep safe. Yes, ang ganda naman. Kakatouch yung kilabutan ako. Correct. Thank you so much, Dre, for having us tonight sa The Laturba Show. Thank you. Thank you po. Thank you po. At least napagbigyan tayo. Huwag ka man nakaalis kasi may meeting. Okay po. At yan, at least kayo paano, di ba, nakasama na natin siya sa ARM Multimedia at magkakaroon na rin siya ng sarili ng sulakat dito, di ba? Wow. So, good luck dyan. Mm-hmm. Marian, may gusto kayo vlog? Yes. Yes, ayun. Thank you so much, syempre, sa Peculiar Eyewear, Dental First, Pretty and Calm, Yuki Blashwork, JJ and J Hair Studio, and of course, Mar Soriano, Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram, Naturba Marian. Thank you so much, Pretty and Calm, sa ano, dating pinitigyawat kong mukha ay nawala na ang aking mga pimples. At continue pa rin tayo sa Power Dermabrasion kay Doc Media. And also, aficionado, maraming salamat, Dr. Sir Joel Cruz, and also Peculiar Eyewear, maraming salamat, Sir Isaac. Siyempre, nandiyan din ang Lateria para sa mga milk tea. Kung gusto nyo ng milk tea, nandiyan ang Lateria. May tatlong branch po sila. Yung isa ay sa May Angeles, Pampanga. Yung isa naman sa UST, and yung isa sa May Taplasal. Also, meron ding The Red Hyper na matatagpuan naman sa Tomas Morapot. Ang Z-Wings na sa North Galicia's Quezon City. Ang Hungry Battalion na pagmamayari yan ng BFI President, walang iba kundi si Sir Von Arroyo, na kung saan manager ni #CP, #Zeus, and DJ Anna Ramsey. Yes. At bukas po, wag niyong kakalimutan, meron po tayong special na bisita. Siyempre, kasama natin muli si Mayor Jennifer In Alegre Cruz at Angel yung dalawa. Yes, bukas makakasama natin dalawang ang makakasama natin. Yung isa ay si Jorlan at yung isa naman ay si Ralph. Yun yung mga social media influencer na at saka mga TikTokers na sikat na sikat ngayon sa social media. Abangan sila. Ako naman po ay support tayo sa aking YouTube channel ng Naturba Angel. Also din ang aking Instagram, Twitter, and Facebook page, Naturba Angel. So, okay na po tayo. Once again, maraming salamat sa lahat ng makipagturbahan. Bukas pala, abangan din, makakasama natin makipagkulitan si Laturba Rachel. Ay, wow, masaya yan. Isang maingay ito dahil tatlo kang bakla laban sa dalawang lalaki. So mali pa ito po, rest pa rin siya ang inyong katurbahan, Laturba Angel. Ako po si Laturba Marian. At nandito pa rin kayo, maraming salamat sa panonood ng The Laturba Show. Bye. Thank you so much our Multimedia Productions. Quaderno, hello.